Mayroong humbanta si Presidente Duterte na ipapakulong ito daw si Pangilinan tsaka si Ayala. Mga Ayala, di ba? O mga kaibigan, yung nagtatanong kayo, ayan, sabi ni Presidente Duterte daw, saan yung big fish? Ayan. Saan yung mga korupsyon? Saan yung malalaki? I-deliver ko na sa inyo ngayon. Si Ayala, pati si Pangilinan. Yan ang sabi ni Presidente Duterte. Ipapakulong daw po niya, mga kaibigan. Dahil nga po doon sa highly anomalous, questionable na kasunduhan yung kontrata na pinasok nitong mga ito sa gobyerno. Ang tanong eh, laging ganyan nga, parang plunder lang yan eh. Sa plunder, hindi pwedeng magnakaw yung katulad ni Napoles at saka ni Cambe nang hindi alam ni Bonrevilla. Yun. Kasi siya yung public official, mga kaibigan. At yung plunder, lalo na ginawa yun sa mga kwan eh, sa mga public official. In the same manner, pumasok sila sa kasunduan, hindi naman sarili lang nila yung kasunduan na yun. Sila-sila sa private sector ang nagpirmahan doon sa kontratang yun, ang nagkasundo. Eh sino ba kasundo nila? Diba gobyerno? Sino yung mga gobyerno na yun? Nasa gobyerno, during that time, eh dapat na nabuting din sila. Diba? Siyempre. Pagkasundo. Eh kasi pagkaganyan lang, ito na naman tayo, inulit na naman natin, pakukulong. Eh, ano yan eh, paulit-ulit na natin narinig niya, parang sirang plaka na yan eh. Eh, noong ang panahon ni Marcos, nag-martial at nag-martial, hindi man kami nakarinig ng ganyan. Yung mga ipapakulong eh, binabantaan eh. Ipapakulong kita. Oo. Alam niyo, kung tutuusin ninyo, hindi naman big fish lang sa private sector. Tama yan, meron hindi naman din yan yung solusyon eh, mga kaibigan eh. Ang pinakasolusyon dyan, yung sinasabi natin madalas na minumungkahi natin, na ang talagang dapat na putulin, yung pong monopoly. O yun. Ha? Kaya ho sila nagiging oligarch dahil sa monopoly. Yan ang katibayan eh, mga kaibigan. E paano, pinapalagan natin na kahit sinong negosyante, lalo na itong mga tailboard na ito, itong laging napapabura ng kahit na anong administrasyon ng mga negosyante. Mga kaibigan eh, bakulang na yan, baka kulang pa yan sa kwan eh, sa ginawa nilang paminisala sa bayan. Di ba? Parang yung pumatay sa mga ampatuan. Yun. Ano bang katumbas na parusa pwede mong igagad dun? Tingnan ka, mabigat na yung habang buhay. Mabigat na ba yun? Katumbas na ba yun? Sa bigat ng kanilang nagawang kasalanan. Ano? Bakit? Kasi yun ang prevailing na batas. Batas. Mga kaibigan. Ang dapat na iwasto natin yung kamalian eh, bakit nila nagawa yan? Kasi naging oligarch sila. Ha? Sila na lang ang pupwedeng pinapayagan ng gobyerno. Hanggat hindi ho binabago ng gobyerno yung paghihigpit sa negosyo. Halimbawa, hindi naman iimpitan sila para mawalan sila ng negosyo. Hindi naman ho ganun eh. Ang ibig sabihin eh, mga kaibigan, ang ibig natin sabihin, kung saan ka, doon ka lang. Hindi pwedeng lahat ng negosyo, ikaw ang papasok. Ano pa bang negosyo ngayon sa Pilipinas na ginagastosan ng gobyerno? Ang hindi hawak ng mga oligarchs niyan. Lahat hawak ngayon niya. Mga kaibigan. Bakit? Kasi pati yung, alimbawa, yung sa public works and highway robbery. Sino na lang ang contractor dyan? Sino na mga pangunahin? Lahat ng malalaking kontrata nasa kanila. Di ba sila? Sila. Sila rin na nakaupo. Oligarch din yung nakaupo eh.
mga kaibigan eh. Oh, eh palibasa, yung ibang attached agency, doon din sa public works yun eh. Katulad ng mga prime water ni Villar. Oh, pinasok na rin, magkaitubo. Lahat ng probinsya ngayon, hawak-hawak na nila. Eh, ang ano nga eh, ang impression nga rito eh. Kaya alam natin sinasabi yan ngayon, eh kasi gusto natin palitan ng ibang oligarch. Hindi naman natin gusto lutasin. Bakit? Kasi yung pinanggabalingan, hindi mo naman ilulutas eh. Yung pinagmumulan ng pag-aboso, ha, pagsasamantala, eh hindi naman natin yung ina-address. Oh, halimbawa, katulad niya, yung monopoly ang problema dyan eh. Dapat, sa isang negosyo ka lang. Anak ng tupa, ayaw mo pa bang nagpawaman sa tubig? Tubig yan, kung yun lang ang negosyo mo. Ha? Eh sobra-sobra yun ah. Sa ginawa ng mga hayop na yan, mga kaibigan, oh, kung tutuusin ninyo, eh, hindi naman dapat siya, at saka yung pagbibigay sa pagsasapribado sa mga pangunahing servisyo. O kung tawagin natin, eh, kwan, public utilities, hindi mo dapat ipaubaya yan sa private sector. Oh. Dapat ang gobyerno may sarili. Dapat may control. Oh. Para ang tao may pagpipilian. Masama yung monopoly. Oh, wala kang choice eh. Paano? Kung hindi ikaw ay maging busabos ng mga yan. Wala kang pagpipilian. Kung ano yung diktang nila. Oh, kutahasan ka ng tubig araw-araw, wala kang magagawa. Bakit? Eh sila lang na meron. Paano kang yan, may hawak ang gobyerno pagkatapos meron mga private na sila dadaan, yan lang ang negosyo ninyo. Diba? Dadaan kayo sa proseso. Oh, pero hindi sila, hindi nila basta-basta magagawa na pagsamantalahan ng taong bayan. Kasi may pagpipilian eh. Oo, monopoly ang gibain ninyo. Oh, hindi ba? Halimbawa, oh, meron ka itong istasyon ng television, di ba yung malaking, may mga broadcaster na nanggagaya lang sa atin. Galit na galit yung isang listener eh. Nag-message sa atin eh. Ano sabi? Minumura pa nga sila eh. Masama mo, mura sa inyo. Ginagaya raw tayo. Sabi ko nga sa inyo, yun ang style ng ibang nakikinig na nagra-radyo, mga kaibigan, dito sa programa natin. Palilipasin nila ilang araw. Ha? Ilang linggo. O isang buwan. Tapos, tatandaan na nila yun. Nakanote na sa kanila yun. Yung kinopia nila dito. Tapos, sasabihin nila para magmukhang sa kanila nagsimula. Ano sinasabi? Hindi makakalusot eh. Kaya galit na galit yung listener. Minumura sila eh. Alam mo kung ano sabi rin? Sabi. Eh, sila rin nagbabawas din ng listener. Hindi naman ako nakikinig sa inyo eh. Nalalaman ko dahil may mga magmumura sa inyo. Oh, ibinobo ko kayo. Di ba? Nagagalit. Magagalit sa inyo kasi nanggagaya lang kayo. Tapos kung makaasta kayo, akala mo kung sino kayo pa yung mga may negosyo na nakukuha ang tabor sa gobyerno. Nakakakuha kayo ng mga tabor sa gobyerno. Ano ba ginawa ninyo? Ano ba sinabi ninyo? At para isipin mo na ang lalaki ng anino nito ngayon, pinasasara yung istasyon ninyo. Yan. Di ba? Oh. Eh, ngayon mga kaibigan, kasi umabuso na rin eh, tignan mo ha. Kayo mga nasa movie industry, sa entertainment industry, ba't nagkaganyan yung industry na yun? Ha? Kung hindi ka kabilang doon sa isang impilan, bukas sa kabilang impilan, monopoly na yun eh. Bakit nga masasabing monopoly? Mamatay na pati mga yung mga independent producers dati. Nawala. Diba? Nawala na sila eh. Bakit? Eh sila na rin ang gumagawa ng pelikula eh. O, ang paano, halimbawa, katulad ngayon, merong Metro Manila Film Festival, hindi ba? O, di ba yun eh, timpalak yan. Di ba? Ng mga pelikula. O, paano ka mananalo kung ikaw, lalago ka dyan,
Magkaroon ka ng entry na pelikula diyan sa MMFF na yan. Nang puro bago tayong mga nananasiwa niyan, MMBA. Di ba? Puro sirao man yan. Puro mga mukhang kuwarta lang yan. Nagmamarunong lang yan, di naman marunong. Ngayon, may entry ka dyan bilang isang producer. Paano ka mananalo sa competition? Paano magkakaroon ng equal footing? Paano magiging level ang playing field? Kung pati yung mga istasyon ng television, sila naman ang producer. Sila rin ang producer ng pelikula. E di siyempre, yung kalaban ng pelikula, wala nang pagkakataon makapag-plug ng kanilang ipinroduce na pelikula doon sa istasyon nyo. Dahil lang ipinopromote lang ninyong pelikula, siyempre yung pelikula nyo. Kaswatangan. Yun. Gaman. Tignan mo, bakit mamatay ang movie industry? Dahil dyan, ultimo sinihan. Mga kaibigan, kasinwapan nito mga oligarchs na ito. Pag magtayo ng mall, kasamang tinatayo nila, sinihan. Yan. Sila rin ang may-ari. Eh sana naman kung iba may-ari. Di ba? Sana kung yung sinihan na yun, para sa mga ibang gusto magmay-ari ng sine, na inilagay lang doon sa mall. Parang tindahan, di ba? Ganyan sa mall, di ba? May mga tindahan, nilalagay dyan. Umuupa sila ng espasyo, di ba? Ito hindi. Sila na mismo, may-ari. May-ari ng mall, yun ang may-ari ng sine. Ano ang nangyari? Patay ang movie industry. Sino lang ang kumikita? Yung pinroduce ng dalawang television station o kaya foreign films. Yun na lang. Kaya ang pelikula ngayon, mabalang ka sa patak ng ulan. Kaya arti na lang itong mga... Kaya kita ninyo, daming nagsisipasok sa politika. Bakit? Tama ng pelikula eh. Di ba? Sino ito lapid? Nakita ninyo. Artista pa ba yan? Mga kaibigan. Wala naman pelikula yan eh. Nagkakapelikula lang yan pag nasa pwesto eh. Tingnan ninyo ang nangyari sa atin. Unti mo mga palengke. Ayan, unti-unti, hindi nyo napapansin. Ang masama pa, nasa mall na rin yung mga supermarket eh. Di ba? Okay pa rin yun. Ano masama? Ha? Di ba, pinapatay ng mga supermarket yung mga palengke? Kasi yung tao, imbes na pupunta na sa palengke, lilipat na lang doon sa supermarket. Bakit? Doon eh, walang puti. Wala. Malinis. Ha? Pagkatapos eh, kaya alam, bilasa na mabibili mo. Oo. Wala namang press doon eh. Ilado. Mga kaibigan, ngayon, ba't nagkakaganyan? Kasi nga ho, yung sinasabi mo ni Peter nung isang araw na wala na yung control eh. Wala. Sa lahat ng bagay na wala yung control. Wala ho ni Marcos, meron eh. Oo. Kaya nagtayo siya ng mga... Sa panahon ni Marcos, winasak yung monopoly nila. Winasak yan. Hindi nila na ano yan. Kita mo ng araw, pagsasakyan, Toyota. Sino mayari? Silvestre, Silverio. Ano ba negosyo ng mga Ayala nun? Di ba developer yan? Developer lang yun. Developer yan eh. Mga kaibigan eh. Ito si Pangilina, wala pa ito nun. Saka si Silverio, hindi niya pinayagang mag-negosyo ng iba. Kotse lang. Pwede mag-negosyo ng iba. Yun nga. Ang sinasabi natin. Walang monopoly. Binasag ni Marcos yun. Yung ang dahilan nga eh ng pagmamarsyalo ni Marcos noon. Kaya alam, ibang marsyalo noon eh, may kapangyarihan siya. Mas siya lang mag-isa. Under the 1935 Constitution. Ito hindi eh. Marami nang makikialam dito. Akala ba ninyo? Akala ba ni Lacore nung mga panahon ni Lacore? Ha? Naginawa nila yung Constitution. Iyan eh makaka... pigil sa tao, ngayon mo malalaman, ngayon natin maiintindihan eh, mga kaibigan eh, na
hindi nakatulog, hindi nakabuti rin. Yung martial law, isang paraan, o sa kasalukuyang konstitusyon natin ang paraan, may approval ng Congress. Paano kung rubber stamp yung Congress? Yun. Tama sa sama pag-iisip ng mga hayop na, yung extension lang nila. Akala mo, aprobahan nila yun? Oo. Walang hiya mga kaibigan. Ano yung expect natin na mangyayari? Ha? Kaya nakababahala yung martial law, maging alternatibo ngayon. Bakit? Kaya hindi naman mamamaya na makikinabang. Sila rin. Sana makikinabang. Ito rin naman magmanakaw. Oo. Yung martial law ni Marcos, isa sa mga pangunahing dahilan, monopoly. Kaya nga, yung oligarchs, di ba? Oligarchy. Kaya ang ginawa ni Marcos, sinequester lahat. Yung mga negosyo nila. Hindi ba nakabote? Makabote yun. Hindi nakasama. Makabote. Halimbawa, yung tubig. Kinuha ni Marcos yan eh. Bubuhar niya naman talaga yan, di ba? Yung Meralco pala, yung Oriente. Mga kaibigan, sequestered yan. Kinuha ni Marcos yun. Makabuti ba hindi? Makabuti yun. Makabuti. Sabi ko nga sa inyo, wala tayong naranasan sa panahon ni Marcos mula sa umpisa, hanggang matapos si Marcos, hanggang sa panahon na araw-araw nang mayroong destabilization at mga rally laban kay Marcos. Lahat ng issue ginagamit laban kay Marcos, kahit fake news. Ha? Kahit fake news. Ultimo si Bongbong Bonon, patay na eh. Oo. Oh, no, no, no. Ano? Meron nagtatanong sa, totoo ba niya si, anak ng tupa. Hanggang ngayon, pag-uusapan ninyo yun. Isipin mo mga natutunan ng mga taong minerasyon ngayon. Si Bongbong Bonon, patay na. Hindi na raw yan yung totoong Bongbong. Anak ng po. Mga kaibigan, mga walang katotohanan, tsaka ang babaw. Babaw. Ang babaw na walang katotohanan pa. Oh, sipin mo, hanggang ngayon, mayroong nagtatanong sa atin yan. Nawala yung, monopoly nung ideklaro ni Marcos ang martial law. Ha? Kinuwala at yung mga negosyo nila. Nakabuti sa Pilipino. Hindi niya ginawa yun para katuhin ang mamamayan. Para makapagsamantala yung mga magnanakaw. Hindi totoo yun, mga kaibigan. Kasi sa panahon ni Marcos, kaya lamang naniwala na kumbinsyen tao na tama ang ginawa ni Marcos sapagkat nung ideklara niya ang Marcelo, una niyang pinakulong. Hindi lang kalaban niya, kasabay niyang pinakulong pati mga kakampi niya na abusado, gumagawa ng pinsala sa lipunan. Lahat na nakakapinsala sa lipunan. Hindi yung pangkaraniwan mamamayan. Hindi. Ang tinamaan ng martial law, yung mga journalist yun, mga broadcaster, tinamaan yung hanap buhay. Kasi nawala yung mga istasyon eh. E paano kung ang trabaho mo, komentarista ka, di wala ka na? Wala na. Patay ang pamilya mo. Yun, isa sa pinagmulan ng galit ng iba, hinanakit kay Marcos, di ba? O, mga kaibigan. Ngayon, yung ang daming magmanakaw. Ang dami. Di ba? Nawala ang kontrol ng gobyerno sa ganyan. Nawala ang kontrol sa presyo, nawala ang kontrol sa ekonomiya. Pinaubaya eh. Ganun nangyari. Sa panahon ni Marcos, lahat yan kontrolado ng gobyerno. Pati yung presyo ng gasolina. Sipin mo. Di ba? Wala nag-rally. Mataas ang kuryente. Wala nag-rally. Mataas ang gasolina. Wala nag-rally. Mataas ang tubig. Wala nun eh. Kaya ang buhay ng tao nung di man masagana, ang gaang ng buhay. Ako, tutusin ninyo ha. Nung galing na rin ako ng Japan, during martial law yun, 1976. Tumutugtog ako sa mga
di ano rito, bar, di ba? Mga folk house ang tawag. O ano ba, sa hotel, ganyan. Nutugtog ako. Alam ba ninyo sweldohan ng araw, Peter? No. Sa pangkaraniwang mga folk house, ang pinakamataas ng sweldo dyan, 60 pesos eh. 60? Oo, 60 pesos isang gabi. Hindi naman regular yun eh. Kasi iba-iba yung kinakantahan mong lugar. May araw na dito ka, may araw. Schedule eh. Hindi regular. Oo. Iba-iba yan. Kaya alam ako noon, ang diskarte ko, iba eh. Kasi galing ako ng Japan, merong mga establishment na Japanese na nakakantahan ko. Yun. Meron ding, nakakakanta rin ako sa mga hotel, ha? Na may mga bar, di ba? Kalimitan, ang hinahanap ko, yung merong Japanese na audience. Kasi yun yung na-acquired kong mga kwan, di ba? Natutunan ko sa Japan, di ba? Aanin ko yun, hindi ko naman gagamitin. Kaya hinahanap ko mga Japanese establishment. Kaya yung mga pangunahing Japanese restaurant dito, kumakanta ako dyan eh. Nung araw eh. Wala ko ng senior eh. Magkakaroon ng senior ako eh. O paano, malakas ang loob ko noon. Nag-a-apply ako. Natatanggap naman kagad ako. May mga lugar na wala namang senior, pag in-applyan ko, kinukuha agad ako. O, dito sa Makati. Oh, mga kaibigan, dahil sabi, magkano nagiging income mo? May pagka-Japanese eh, ang laki ng budget ko. Yun. Alam niyo kung bakit? Bukod sa sweldo, mataas ang sweldo, eh yung tip. Yun. Kasi nung panahon na yun, yun yung boom na boom ang tourism industry natin. Marshall yun ah. Ang lakas ng tourism industry natin, especially mga Japanese. Dito sa Pilipinas, meron kami isang tinutugtugan dyan, Marshall ito, dyan sa Malate, o Ermita. Malate, tuloy nahawa ako dito sa mga kabataan eh. Oh. Ang tawag ngayon dyan, Malate, Ermita yun eh. Ermita. Hindi nga Malate yun eh. Talagang Ermita tawag dyan. O, kala nga yung tinawag, Malate, manggago, Ermita yan. Magmula dun sa kalaw, hanggang doon sa dulo, sa Kilino Avenue, yung dulo ng Madini tsaka MS Del Pilar na yan, Ermita lahat yan. Ermita lahat yan. Hindi yan Malate. O ngayon, ito mga kabataan nyo, tinatawag nila dyan, Malate. O, meron akong kinakanta dyan, napakaliit lang na Japanese restaurant. Siguro ang capacity lang nun, hindi sosobra sa 100. Ha? Hindi ka pwedeng umabot ng 100 dahil maliit eh. Maliit. O doon, pagka 60 pesos lang ang budget namin. O, pero nakakapag-uwi ako kahit na 500, 1,000, magkano pera nun? Yun, mataas ang mga bago ng pera ng araw. Oo. Di ba? Pero hapon yun. Yung hapon na customer doon, kasama na yung babaeng dadating eh. Ha? Kumuha na ng babae eh. Oh, eh mga babae, yun yung nagsasabsak, uy, bigyan mo ng tip yan. Oh, yun. Di ba? Oh, yun, mga kaibigan, meron naman ako dito sa Ermita. Ah, yung tapat ng, ano ngayon, Robinsons. Nakuwento ko lang sa inyo, ha. Yung tapat na, dati yung Robinsons niya, Ramada Hotel yan. Midtown, di ba? Midtown. Ramada Hotel. Ramada. Oh, nakaharap sa Pedro Hill. Yung tapat na tapat nun, merong kauna-unahang tinayo dito sa Pilipinas na Japanese teppanyaki, steak teppanyaki. Yan ang kauna-unahan. Ang pangalan yung Mitsuko. Yung iba ba nung Rubata, Japanese restaurant, yung nag-uubad ka ng sapatos, yung iba ba, ngayon binuksan nila yung itaas. First class eh, nakuan eh. Fine dining talaga na steakhouse, pero ano yun, teppanyaki, yung niluluto sa harap mo yung steak. Ay, hinihiwa-hiwa, mga expert yung chef, di ba? Ang manager na naka-assign doon, Japanese, Japonesa. Mga kaibigan, in-applyan ko yun, oh.
Eh, hindi ko alam na mayroong steakhouse sa itaas. Nag-apply ako sa ibaba. Yung may araw, inanap ko. Ay, kumakain sila. Kasama yung asawa. Eh, sige, kumanta ka. Eh, punong-puno ng tao, ingay. Kumanta ako. Ay, hindi ka dito pwedeng kumanta, sabi mo. Kasi maingay dito. Sige, doon ka kumanta sa taas. Ay, yung taas. Oo, yung may steakhouse dyan sa taas. Ang bayit ng mayari, humble eh. Mayari, babae na. Ano, naka-t-shirt lang, yung pandood ng t-shirt ng lalaki. Yung suot niya, oh. Oo, eh, sabi doon ka niya sa taas, kakanta. Eh, wala naman pala silang sound system dahil wala naman silang singer. Oo. Oh. Ang ginawa ko, sabi, nung nakakailang linggo na akong kumakanta ron, eh, sabi ko, ma'am, mas maganda yung siguro maglagay tayo ng sound system, mic, para maganda ang dating. Eh, saan tayo anya kukuha? Eh, ang dami namin instrumento. Yun. Sa bahay ng araw. Lahat ng klaseng instrumento meron kami. Eh, kaya meron mo ako. Eh, magkano natin babayaran yan? Sa iba ko, mahal ito. Sa akin, no, ano na lang, 150 isang araw. O sige, ilagay mo dyan. Sipin mo, kumiki, ang budget ko is 150. Ha? Ang instrumento ko, ang paupa ko, 150. Yung rento yun, ha? O, pero ang sweldo namin, ito yung business. Magkano na kuha ko? Nung araw, pag kumita ka ng ganun, ha? Malaki na yun. Ang laki na nun. Yung mga madadaling na po senior ng araw, hindi kumikita ng ganun. Magkinikita ko. Ha? Ako, eh, hindi naman sa pagano, mas marami akong pera sa kanila. Oh, mga kaibigan, ang daan ng buhay. Marshall yan. Kung ang pangkaraniwan na 60 pesos, Peter, ha? Kumikita ka ng araw, panahon ni Marcos, nakakabili na ako ng blue seal na sigarilyo. Ha? Blue seal! Oh, mga kaibigan, nakakapag-taxi ako. Papunta sa trabaho at tayo. Ang taxi mo, 5 days lang yata. Basta ang tanda ko, magmula doon sa ermita, hanggang doon sa bahay namin sa Baklaran, 5 piso yun. Yun. Ha? Yung one way. Yun na yun. Oh. Pabalik, 5 piso rin. Oh. Eh man, eh, napakadali naman mag-jeep eh. Dahil kung magtatrabaho ka sa gabi, halos ka ng alas 6 ng gabi sa bahay, ang lungag mo eh. Ang kalsada, wala nang traffic eh. Hindi ka mata-traffic. Hindi ka... Wala, walang traffic. Mga kaibigan. Yung local na sigurilyo mo na... ano, 5 piso lang, isang kahay. Isang kahay, 50 centimos. Kasi magdalit sabi, ang daan ng buhay. Ha? Napakadaan. Hindi yung ano, hindi yung... mabigat na kamukha ngayon. Di ba? Paano? Ang ano, yung mga pangunahing pangangailangan ng tao, yun ang binigyan ni Marcos ng pagpapahalaga. Kasi magagalit sa kanya ang tao, minarsyal mo, tapos maghihirap lang kami. Di ba? Natatandaan ko, tinatagpan niya yung FTA, yung pro-terminal. May programa siya. Meron. Meron siyang programa. Inalis niya yung sagabal eh. Puro pang ano yun, puro pang mamamayan lahat yung programa. Yung masagana 99. Oh. Di ba? May kadiwa rin. Oh. Nagura, mabibinimodulator. Di pa yun. May mga pagkain pa na binibigay sa mga estudyante. Ay. Yung Nutriban. Kaya hindi makapagsarang pala yung negosyante. Wala. May panlaban siya. Oo. Oh. Meron siyang ano, hindi ka dapat mag-alala. Oo. Oh. Eh sino magmemo, kailan pumasok yung mga kartel ng bigas? Pagdating ni Cory. Yun na. Baka kayo kinartel na. Di ba, panahon ni Cory, nagsimula ang problema natin sa bigas? Yun na. Oo. Oh. Eh katulad ngayon eh. Kung nakaraang administrasyon ba yan, bumenta yung FPL, di ba? Oo, oh, yun. Kinwart na. Isipin mo, yung FTI, itinanong ni Marcos yun para magkaroon tayo ng food security. Ha? Upang yung mga pagkain hindi magdumot. Di ba? No. Pwede mong i-imbak doon sa FTI. Wala na eh. Mga gulay, karni, andun. Andun doon lahat. Meron tayong sarili.